Ayan, so, kumusta? Bigyan natin ng kasagutan yung tanong ng isa nating viewer. So, ito ay galing kay Ayangku, yung account niya sa YouTube. Ayangku 626. So, ang katanungan niya, paano daw naman kung 1 terabyte ang nakalagay na hard disk sa kanyang DVR, so 4 channel ang kanyang camera, tapos ilang araw din ba ang magiging recording nun? Okay. So, paano malaman? Pero bago yan, bago tayo makapunta doon, kung may katanungan kayo, diba sabi ko lagi, maaari kayo magtanong, huwag lang natin text. Kung may katanungan kayo, click nyo po yung subscribe tapos bell button kasi baka sa susunod na upload ko, yun na yung kasagutan, nandun na yung kasagutan sa katanungan nyo. And if wala man akong, hindi man ako makapagbigay kaagad ng kasagutan, pasensya na, medyo busy lang. Okay? So, ayan. Paano malaman kung ilang terabyte or ilan ang nakalagay na hard disk, ilan ang capacity? So, anumang brand ng inyong DVR, yan itong gagawin nyo. Main menu. Tapos, punta kayo dito sa storage. Dito sa baba. So, sundan nyo po yung mouse. Punta kayo dito sa storage. Tapos, HDD manager. So, dito sa HDD manager, makikita nyo po yung ito yung specs ng inyong hard disk. Okay? So, may arrow dito sa ilalim. I-drag nyo lang yan. So, ayan. 3.63 terabyte ang nakalagay. So, ibig sabihin, ang nakalagay dito is 4 terabyte. Okay? May space pa kasi na ginagamit para sa pag-process ng ano, kaya nasa 363 lang siya. Pero 4 terabyte yan ang nakalagay dyan. Okay, yan ay sa kung paano malaman kung ilan ang hard disk or kung ilan ang capacity ng hard disk na nakalagay. Okay, so kung yung regarding naman sa kung ilang araw ang naka-record, malalaman natin yan sa pamamagitan ng pag-review. Okay, so ito, anumang brand ang inyong DVR. So, all the same lang yung function yan. Basta, hanganapin nyo yung details ng hard disk para malaman kung ilang gig ang nakalagay. Okay? So, sa pag-review naman, para malaman kung ilang araw ang recording na nakalagay sa ano, hindi mo kasi masasagot yan nang diretso lang, nang hindi mo tinitingnan, hindi mo hawak yung device. Okay? So, ang gagawin mo, samayin mo na ulit, tapos search or playback. Yan ang mga nakalagay na mostly na ano ng settings ng mga DVR. Search. Tapos, ito yung kanyang 1. Ito yung kanyang record. Ito tong yellow sa baba. Yan yung kanyang record. Tapos, ito yung channel niya ng mga camera. So, since ilan lang to? 5 lang ang nandito. Tapos, 4 terabyte. Umaabot ito ng siguro 5 months. Na ano? 5 months na record. So, ito yung buwan ng April 2023. Dito sa taas. April yung March. So, para malaman na may record pa siya, kung makikita mo itong puti, may mga dot yung bawat number. So, ibig sabihin, ito ay para sa dahuan ng brand, ha? Pero yung ibang brand ng DVR, makikita nyo, it's either may kulay green dito sa mga numbers na to. Tapos, itong ilalim na to dito, may laman pa siya. Okay? Ibig sabihin, mayroon siyang record. Kung ang ibang record nito, may ibang system, ang kulay ng record dito ay kulay green, ibig sabihin, naka-regular ang kanyang record. Ito kasi naka-motion detection. Pero pag-usapan natin yan. Yung ano advantage niyan. Unahin muna natin to kung ilang paano malaman kung ilang buwan araw ang record. Okay? So, ayan nga. Sa March mayroon pa siya, sa February, January, ayan. So, February. So, February, kung makikita niyo sa February 2023. Ah, January 2023, kung makikita niyo itong 1 2 3, wala na siyang dot na puti. Ayan. Pero itong 4, 5, 6, mayroon pa siyang dot. So, ibig sabihin, yan ang may record from January 4 hanggang ngayon na April 28. Okay? So, ganun kahaba ang record niya. From, kasi tingnan mo, kung ilalagay natin yung, sa ngayon kasi ang date nasa 28 ng January. Kung ilalagay natin ito dito sa 3, mawawala na ito. Ito dito sa ilalim na yellow. As in blanco yan. Kasi wala na siyang record. Yan, oh. Wala na siya. Kasi wala na siyang record. Burado na ang record ng January January 3. Ang mayroon na lang is from January 4 hanggang April 28. Pagdating ng April 29, magubura na rin tong 4. So, ang record niya is, ang magiging bilang mo ay from January 4 hanggang April 28. So, yun ang dami ng araw na record na mayroon siya. Okay. So, pag-usapan naman natin yung sinasabi ko kanina. Ito, dilaw. So, tapos may patlang-patlang kung makikita nyo. So, on lang natin yung isang channel para makita nyo yan. May patlang-patlang, hindi siya dire-diretso. Okay. So, ang purpose nyan,
nasa settings ng ano yan, nasa settings ng DVR. So, sinadya ang settings na yan para makasave ka pa ng space ng iyong ano, ng iyong CCTV. Kasi, yan ay naka-motion detection. Ibig sabihin, magkakaroon lang siya ng record once na may ma-detect siyang motion. Halimbawa, ito rito. Ang record nito, sa ngayon na walang gumagalaw, hindi yan siya mag-record. Okay? Pero once na may gumalaw dyan, once na may ma-detect siya ng camera, saka lang siya mag-record. So, kung yan ay nasa loob ng isang office, tapos, wala namang kagaya nito, wala namang gumagalaw dito. Pagdating ng Sabado Linggo, tsaka sa gabi na walang mga dumadaang tao, hindi niya na kailangan i-record yan. Kasi, wala namang gumagalaw. So, sayang din kasi yung space na masisave mo. Kasi, pinong makasave ka ng 12 hours sa buong gabi, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga na walang gumagalaw dyan, ilang gig yun na masisave mo para magamit mo pa dun sa, ano, dun sa ibang araw na recording mo. Okay? So, ayan. Kaya yung iba, kung sakaling may nagtatanong nga eh, may nagtatanong, isa rin na ano, bakit daw noon umaabot ang recording niya ng 1 month. Pagkatapos ngayon, nasa 13 days na lang daw. Ay, ang camera niya, aapat lang naman. Ay, pipito. Pero dati umaabot daw ng 1. So, hindi kasi siya nag-reply. Yan yung sinasabi ko na kapag may katanungan kayo, click niyo po yung subscribe at saka bell button para if in case may kasagutan, makapag-upload ako ng kasagutan doon sa tanong nyo, ma-notify kayo. So, maaari namang hindi nyo panoorin kung hindi yan yung kasagutan sa tanong nyo. So, kayaan mo, yung sa mga next upload ko regarding sa mga katanungan nyo, yung screenshot ng katanungan nyo, ilalagay ko dyan sa thumbnail. Okay. So, ganyan ang gagawin ko. Ang katanungan niya, yun nga, ang record daw dati is 1 month. Ngayon, 7 days na lang. Hindi ko alam kung, hindi kasi siya nag-reply. Hindi ko alam kung doon sa settings niya, naka-regular recording siya. Naka-regular recording siya ngayon. Tapos dati, naka-ano pala, naka-motion detection. Hindi ko alam, or baka hindi siya sinabihan ng technician niya na gano'n yung ginawa, gano'n yung settings, para mas makasave pa ng space. Maaaring reason kung bakit umi-exe ang recording. Kagaya niyan, naka-motion detection settings ka. Ini-expect mo na tatagal siya ng 1 month kasi walang movement kagabi. Kumbaga, asang-asa ka na lang makamot siya ng 1 month. Inagkaroon ng 1 linggo na tuloy-tuloy or 2 linggo na tuloy-tuloy ang OT. Or, kagaya niyan dito, gabi, tapos ang ilaw mo dyan nagkukurap-kurap. Okay? So, nagkakaroon ng fluctuation sa ilaw. Nadidetect ni camera yan, inire-record niya yan. Imbis na inire-record niya yung nadidetect niya, so, kakain din ng space yun. Maaaring isa yun sa reason kung bakit bumaba yung recording mo. Okay? Pero 1 month tapos 13 days na lang, wala kasing reply kung ano. So, kaya, yun nga, kung sakaling may tatanungan kayo, huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung subscribe at saka bell button. So, ayun, hanggang doon lang na sana nasagot ko ang katanungan ni sir. Ayang ko. Right? Thank you.